Happy New Year. So, nandito ako ngayon para bigyan ng clarification yung last na vlog ko about the skincare. Ito, itong vlog na to. Marami kasing nag-comment sa comment section. Maraming nag-comment doon at nagre-reklamo kung ano ba talaga yung epekto ng product na to. Yeah, I still have it. Alive and kicking. Alive and kicking. Yeah, ito po. Ito po ang mga produkto ng Beauty Vault Premium Rejuvenating Set. Yung sabon, huwag nyo nang tanungin. Matagal na po siyang umalis sa mundong ito. Matagal na po siyang nag-evaporate yung sabon. So, huwag nyo nang tanungin kung anong nangyari doon sa sabon. Alam nyo na yon. Please. Sure. So, nandito ako gumagawa ng vlog para i-clarify ko ano ba talaga yung epekto pag consecutive mo siyang ginamit itong product na to. Anong mangyayari sa mukha mo, be? Because no one is aware. Nung first video ko kasi, in-explain ko lang siya mga first week or first time kung ginamit siya. Like, ano yung gagawin, paano yung process, ano yung first na impression ko. So, ano ba talaga ang nangyari sa skin ko after using it for 1 month or 2 or 3 weeks ata. So, kaya ayaw ko talaga sa rejuve because masyadong sensitive yung skin ko sa mga rejuve. So, trinay ko lang talaga siya kasi sayang naman talaga. So, may maraming nag-question doon sa last na vlog ko. So, yun. As long as I can answer those questions, so let's answer them. So, sa panahon natin ngayon, marami na talaga mga skincare enthusiasts like me na ano talaga, skincare is life. And yeah, so gusto nating i-make sure na hiyang ba talaga sa atin yung mga product na ginagamit natin, di ba? So, that's why i-make sure natin na nag-research tayo kung ano yung pwede sa atin. So, ayan, titingnan ko po yung mga comment dito sa vlog ko before. So, yeah. So, meron akong good news para sa atin dito sa YouTube family. Monetize po yung channel natin. Yay! So, please don't forget to, ano, to share my videos to your friends. It will be a big help, char. Commercial break around. So, dito, may nag-question. Ma'am, ano po ito? Micro or major? Major peeling po talaga siya. Just want to know lang po. Thank you. May God bless you po. So, ito na yung sagot mo. So, ang na-experience ko po ng paggamit ko po ng rejuve na to is major peeling po siya. My God. First time kong nag-peel ng ganun. Nakatry ako ng rejuve before, yung clear balm ng RIX. Okay siya, nag-peel ako, pero hindi ganun kabongga. Ito, grabe be, bonggang-bonga. Bakit ba yung instruction dito? Ang instruction kasi, stay yung sabon for ilang minuto. At finalo ko siya. At ayun, okay pa naman siya sa first day. Sa next day, hindi ko rin kasi alam kung paano gamitin yung mga rejuve. At first, so, ano, okay pa siya, pero so, ang dapat lang gamitin, ang paggamit nun is, ano, parang twice or thrice a week lang dapat gamitin. Kasi kung straight whole day, 7 days or 7 nights mo siyang ginamit, my God, girl, yung mukha mo, good luck, RIP. So, yun yung mistake ko dun. So, 1 whole week ko siyang ginamit for 7 days, ata yun, hindi ako sure kung ilang araw, basta consistent akong nagamit ng sabon sa mukha ko. And then ito, every night ko lang siyang ginagamit, tapos sa morning, itong cream. Itong sunblock cream. Pero, nung mga second week na, doon ko lang nalaman na masyado pala siyang major peeling. Na, para lang nasa sunburn yung mukha ko at parang init-init na ng mukha ko, dumadating na siya. Para na siyang umano sa hininga ko. Yung parang galing dagat, naligo sa dagat, tapos ang init-init ng panahon, hindi ako nag-sunblock. Parang ganun. Parang, nare-remind ako nung kabataan ko na mahilig ako sa dagat, tapos ang init-init ng panahon, wala akong pakialam, tapos nung umuwi na ako sa bahay, nagka-sunburn. Yung ganun yung feels ng mukha ko that time. Yeah, so, yun yung sagot. Major peeling po siya. So,
advice ko po na paggamit ng product na to, twice a week lang talaga. At kung nag-peeling na kayo, kahit maliit na peeling lang, stop nyo na po siya. At palitan nyo na po ng another skincare set, yung mild na po, yung pang-maintenance lang. Yung hindi na po rejuve. Kaya po, hindi po talaga ako fan ng rejuve kasi ayoko nang napipil, tapos napaka-init. Grabe, napaka-strong. Napaka-strong ng rejuve na to, promise. I am not saying bad things about this. Baka, kasi iba-iba naman tayo eh. Merong mga tao na gusto ng rejuve. Meron ding mga tao na hindi masyadong fan ng rejuve set. At ako yung tao na medyo hindi fan ng rejuve set. Pero, yeah. Pero okay naman, gumagamit naman ako ng rejuve. Pero hindi ko lang siguro alam kung paano siya gamitin at first. So, para sa mga taong gustong mag-rejuve dyan, you must watch this video para alam nyo kung paano gamitin. So, ang advice ko lang kung paano gamitin tong rejuve na ito, kasi based on experience, medyo matapang talaga siya, is twice a week lang talaga. Twice a week, then 2 weeks nyo lang gamitin. So, bali, 4 beses nyo lang siyang gamitin in a month. Then, after that, kung gusto nyo ulit mag-rejuve or mag-peel off, at least after 3 months or 4 months kayo bumalik sa pag-rejuve. Kasi hindi siya pwedeng pang everyday. Hindi talaga siya pwedeng pang everyday. Like, masusunog yung barrier nyo sa mukha. Yun yung na-experience ko, like, nung 3 weeks na, consecutive ko kasi siyang ginagamit everyday, halos everyday. So, yung mukha ko talaga parang nagka-sunburn, tapos umitim ako. Yan yung first na nangyayari pag nag-rejuve. Sabi nila, trust the process daw. At yun naman, naging okay naman ulit yung mukha ko. Pero sa mga may mga person dyan na attend ng event, grabe talaga yung peel off ng mukha nyo. Parang mangingitim kayo, tapos yung mukha nyo, as in lahat ng mukha ko that time, that period, super peel off. Legit na super peeled na peeled. Peeled na peeled! So, ayun, yun yung review ko. Ito, meron pa nag-comment. Parang matapang itong bagong set ng Beauty Vault. Kasi yung dati okay naman sa akin, pero ito ang kate, tapos may pamamaga konti ng face ko. Yeah, same. Para talaga kayong nagka-sunburn. So, hindi ko na-try yung rejuve noon ng Beauty Vault. Ito lang. Pero thankful ako sa nagregalo sa akin to si Gams. Thankful ako sa thought ng pag-gift. Hindi lang siguro, hindi lang talaga ako. Ako lang siguro yung problema kasi hindi ko alam kung paano gamitin yung rejuve. Kaya, yun yung na-experience ng face ko. But, hindi kasalanan ng gift sa akin. Gags, I'm so thankful for this gift. And, siguro hindi ko lang talaga alam paano siya gamitin or hindi siya hiyang for me. Siguro kung naging maayos naman yung paggamit ko nito, okay naman siguro talaga. Pero, nag-agree ako dun sa comment dito na parang matapang itong bagong set. Siguro nga matapang talaga kasi para talaga ako nagka-sunburn, tapos yung hininga ko parang ang init. Yung ganun yung feeling. Parang talaga ako na-sunburn. Galing sa dagat. Tapos meron nag-comment dito, first time ko pong gamit yan, pwede ba unang gamit umaga? Pwede siyang gabi, pwede rin siyang umaga, but advisable sa gabi. Kasi kung umaga, grabe girl, kung lalabas ka, ang init-init, oh my god, sunburn is waving. So, kung umaga naman gagamitin, yung sunscreen lang yung gamitin mo, huwag yung sabon, huwag yung toner, yung ito lang, yung day cream lang kung umaga. Hindi siya advisable gamitin yung sabon always. Like, ang most advice ko talaga gamitin yung sabon twice lang din sa isang araw, like sa gabi lang. Twice a week. Tapos sa gabi lang, huwag sa umaga, yung paggamit ng sabon at toner. Tapos meron pa question dito. Yung cream ati, bakit maitim? Bakit maitim ba yung cream? Hindi naman maitim. Maputi yung cream. Pero bala kong gamitin itong SPF 45, itong tinted cream naman. Advisable ko talaga, hindi naman maitim. Advisable ko talaga, gamitin mo siya after 4 months na siguro or twice a year. Yun. Magagamit ko pa naman siya twice a year after 6 months, every 6 months. Super hapdi niya. Magigising na lang ako ng hating gabi na hapdi kung mukha ko normal po ba yun. Based on experience, ganyan din yung experience ko kasi para sunburn feels talaga siya mahapde. So, huwag nyo po siyang gagamitin ulit for everyday. Huwag nyo siyang gamitin everyday. Tapos, stop nyo na after 2 weeks. Like, 4 beses nyo lang talaga siyang gagamitin sa isa month na magre-rejuve kayo. Tapos, huwag na kayong gumamit after that. At anong oras ba po gamitin yan? Gabi ba po? Gabi at umaga. So, ngayon po yung mga questions.
So, in case na maano kayo, maligaw kayo sa video ko noon, ito po yung part 2. Ito po yung part 2 ng ano, ng video natin noon ng Beauty Vault Rejuve Premium Rejuve Set. Feeling ko useful to sa mga taong prone to acne, ganun, yung marami siyang pimples, maraming acne na gusto talagang mag-renewal, kaya nga rejuvenate. So, i-renew yung skin. So, tatanggalin yung mga pimple marks, kaya siya intense talaga. This is an intense kind of rejuvenation, rejuvenating set na bagay siya doon sa mga grabe na talaga yung acne, pimples. Pero kung okay yung mukha mo, walang pimples, like clear, huwag po kayong mag-rejuve. Yun po yung ano ko, advice ko po. So, yeah. So, ano lang kayo, mga mild soaps, mild skincare, yung may moisturizer. Iwasan po nating mag-rejuve talaga kung okay na okay po yung skin type niyo po sa mukha. Yung sabon, naubos na po siya. Pinangsabon ko po siya sa katawan. Kasi, sayang naman kung itatapon ko lang kasi hindi ko nilalagay sa mukha. So, sinabon ko sa katawan. Effective naman. Nakakaputi na katawan. So, pang body siya. Sa mukha ko, dapat gentle lang pala talaga. So, ayun. So, I don't intend to, to badmouth any products or any brand. Okay naman talaga siguro itong brand na to. Hindi lang talaga siguro ako hiyang or hindi ko alam kung paano ang gamitin at first kasi everyday ko siyang ginamit. So, para sa mga nagsisimulang mag-rejuve dyan, this video will be helpful para sa inyo. Para po, maiwasan po natin yung ma-sunburn or yung sobrang hapdi, mamamaga at namumula. At grabe na major, nasabi pa ng comment, major na peeling. So, ayun po. Yun po yung suggestion ko po. And I hope nakatulong po itong, video ko na to. So, I hope everything will be okay. So, if ever po nakasimula na po kayo ng rejuve at tapos inaraw-araw nyo po, yun nga, sinasabi nila, trust the process na lang talaga. Babalik naman siya sa normal, kagaya ko, bumalik naman siya sa normal. So, no harm in trying. So, okay naman siya. Yung process lang talaga na mamumula ka, na para kang nag-sunburn, tapos mahapdi. Huwag niyong gagamitin everyday. So, ayun po. Thank you so much for watching. This is Monica. And, mari kayong mag-comment down below kung ano yung mga thoughts niyo about this. And, ano yung mga products na gusto nyong i-try ko ulit next time. So, bye-bye!